Ayan, last remedy na siguro ito ni DOJ Remulla. Is OJ Remulla itong pagkakaroon ng naglabas na sila ng whole departure order laban kay dating Bucor Chief DG Bantag at itong si Sulweta. Grabe ano, gipit na gipit talagang iniipit nila ngayon ang todo itong si General Bantag. Mula umpisa pa lang ay si General Bantag nilulubog nila, diniina at inakusahan. Ang daming aligasyon, ang dami nilang pronouncement. Tapos ngayon, ito ngayon, nagtatago, hindi magpakita, ayaw sumuko. Kung sakaling sumuko man ito, doon sa Camp Krami daw, pwedeng ikulong. Ganon din naman eh. Hindi kaya pag nasa Krami, mas lalong mga nganib si DG Bantag. Kaya itong tao na ito, walang balak sumuko dahil nasa labas pa man siya eh, para na rin siyang nakakulong dahil sa panggigipit ninyo, dahil sa mga aligasyon ninyo, pag-aakusa sa kanya na ganito, ganon. Grabe mga ginagawa ninyo, tanim dito, tanim doon, lahat. Pinapaako nyo na sa kanya na siya ang pumaslang dyan kay Percy Lapid, na siya ang may utos na paslangin niyang si Percy Lapid. O diba, ang hirap naman yan. Walang kalaban-laban, walang kaligtas-ligtas si DG Bantag sa inyo. No, kagaya din ngayon sa ginagawa ninyo kay Congressman Arnie Teves, na dinideklara ninyo na isang terorista. Isang terorista ang taong tinutorture na nang mahaba-habang panahon ng mga digamo dahil sa paninira ng mga digamo kay Congressman Teves, at mismo ito ay ibinunyag ni Pastor Lapping. Marami pang mga revelasyon at hindi nyo binibigyan ng pansin kasi nga one-sided kayo. No, kawawa naman ito si General Bantag sa kasi Congressman Teves na walang kalaban-laban sa ating gobyerno. Ang mangyayari na yan, ang mangyayari niyan, People of the Republic of the Philippines versus DG Bantag, and then People of the Republic of the Philippines versus Congressman Teves. Na, sa mga kasong gawa-gawa lang ng ibang kampo na hindi pa napatunayan, hindi pa dininig, paano? Hindi ka daw makikialam, no, is OJ? Hindi ka makikialam? Paano namin masisiguro na hindi ka makialam? Diba? Paano namin masisiguro na hindi ka makikialam dyan? Anak mo nga, hindi kang nakikialam. Walang press con, walang media, kasi nga hindi ka daw makikialam. Mabigat na kaso yung sa anak mo. Dahil halos 1 kilong Mary Jane ang nakuha doon. Tapos in 3 months, absuelto ang anak mo. Not guilty. Ano yon? Milagro? Or meron kang ginagawa? Halata naman eh, parang pinagluloko lang kami mga taong bayan, hindi naman kami tanga. Tapos ngayon, ito kay DG Bantag. Ihold nyo yung departure niya, may order na para hindi makatakas sa ibang bansa. Hindi naman tumatakas yung tao na yan, hindi naman tatakas yan. Nagtatago lang yan, ayaw lang yan magpakita sa inyo, ayaw lang yan magpahuli. Kasi alam niya na wala siyang kasalanan sa mga pinaparatang ninyo sa kanya. Uuwi ba yan? Ay uuwi? Susuko ba yan? Si Congressman Teves, ano? Paano uuwi yan? Itong si DG Bantag sa kasi Congressman Arnie Teves, walang pagkakaiba ang nagiging ano ng kanilang buhay ngayon.
parang same-same lang. Same-same lang dahil sa mga paratang at aligasyon ng ibang tao, ibang kampo, na yan ngayon nakadikit na parang toko, nakadikit sa malalaking tae, malalaking tao dyan sa gobyerno, na yun pala, ayon sa testimonya ng kanilang dating tauhan, ay siya ang may pakana ng lahat. Na yung mga digamo na yan ang sanhi ng paninira, kasiraan ni Congressman Arnie Teves. Wala, di same talaga. Same talaga ang buhay ngayon ni DJ Bantag at ni Congressman Arnie Teves. Hindi ko alam kung saan hahantong ang mga ito. Baka mamaya biglang magrambo itong si DJ Bantag o kaya itong si Congressman Teves, hindi natin alam. Baka mamaya biglang magsanipwersa ito. Ano kaya? Mantakin mo, dinideklara niyong terorista ang isang tao na hindi niyo pa man napatunayan na siya talaga ang may sala. Meron kayong pagdinig sa Senado, bias naman. Nasa kabilang panig kayo, tapos party, kasi nga uwagi sila dahil hindi makakalusot ang kabilang panig kasi hindi nyo pinapakinggan. Pero alam na ng taong bayan mga pinaggagawa ninyo. Hindi na lingid sa aming kaalaman yon. Di ho ba? Malinaw na malinaw yan. Malinaw na malinaw. Eh wala nang kapupuntahan itong kaso na ito, kundi puro na lang ganyan. Sige lang. Antabayan na namin kung saan hahantong itong kaso na ito. Pero alalahanin ninyo na sa lahat ng mga ginagawa ninyo may katapusan yan. Baka hindi nyo kakayanin. Baka hindi nyo kakayanin. Dahil kayo mismo ang gumagawa ng sarili ninyong desisyon na meron kayong inaapakan, meron kayong sinisirang buhay. Ganito na ba talaga ang taong matitino, paratangan, blabla, kung ano-ano na lang? Tapos yung mga gumagawa ng mga kalokohan, yon ang absuelto. Ayun, ang gagaling. So, ba't hindi nyo pagbigyan ng pansin yung mga smugglers hoarding na yan, ang salot sa lipunan? Sinasahuran kayo ng taong bayan, tapos ganyan ang mga pinaggagawa ninyo. Kaya magsipaglayas kayo dyan, bakit di kayo magsipag-alisan? Nagpapoporo lang kayo papogi para lang sa sunod na eleksyon iboto kayo. Nek-nek nyo, never again. Isa na akong magsasabi ng never again and never na mananalo yung mga bagong kandidato na sila ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa ating lipunan. Grabe kayo. Hindi na namin alam kung saan ilalagay yung aming paniniwala, kung saan kami maniniwala, sa gobyerno ba o sa ano, kung saan, hindi namin alam. Ayan. Puro na lang papogi, puro na lang ganito. Sus, ang gaganda ng mga sinasabi. Wala namang patutunguhan. Pero itong hirap na dinanas natin sa ating bansa, wala man lang pumansin. Lahat ng mga bilihin nagsipagtaasan. Hirap na hirap ang mga mamamayang Pilipino kung paano mabuhay. Tapos kayo dyan, gumagastos kayo sa pera ng taong bayan, hearing dito, hearing doon, pagdinig dito, pagdinig doon, ginagastusan yan. Tapos walang kwenta, may nakukulong ba dyan? May nahatulan ba sa pagdinig na yan? O ano ngayon? Di na nahimik kayo. Dahil hindi totoo at walang katotohanan ang mga aligasyon na ibinintang ninyo sa mga tao na yan. Si Congressman Teves, ayan, hindi nyo pang anasampahan ng kaso.
terorista ang dinideclare niyo na terorista si Congressman Arnie Teves? Bakit? Meron na bang pinasabog na isang lugar ng Pilipinas si Congressman Teves at sasabihin ninyong terorista? Nakipag-gyera na ba yan? Meron na ba yang nag-ano na ba yan? Grabe ang mga ginagawa ninyong paggigipit sa mga taong alam naman namin na talagang gusto nyo lang ligwakin, gusto nyo lang idiin para kayo ang mamamayagpag. Kayo lang, kayo-kayo lang ang mamayagpag. Idi kayo na, huwag nyo nang idamay, huwag nyo nang taniman ng taniman ang mga tao na yan. Huwag nyo nang pagbintangan at akusahan kung ano-ano pa. Malinaw na malinaw yan. Sana matauhan kayo. Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla na hindi siya nakialam sa prosekusyon para ihain ang motion na muling buksan ang trial sa isa sa drug cases ni dating Senador Laila De Lima. Si Margot Gonzalez magbabalita. Hindi na maaring makalabas ng bansa sina former Bureau Chief Gerald Bantag at Ricardo Solweta. Iti pagkaraang lumabas ang Hall Departure Order o HDO mula sa Muntinlupa Regional Trial Court laban sa dalawa. Ang issuance ng HDO para kina Bantag at Solweta ay una ng hiniling ng state prosecutors para mapigilan ang paglabas ng Pilipinas ng mga ito. Kasunod ang isang pangkasong murder sa kanila at ang warrant of arrest na lumabas sa hukuman. Samantala, una nang sinabi ng DOJ na handa silang irekomenda na sa Camp Crame ikulong si Bantag para sa kanyang proteksyon. Yan ay kung sakaling tuluyan na itong susuko. We still willing to bring him to recommend his detention at the Camp Crame Custodial Center. Because he thinks that his life will be under threat if he goes to a BJMP or new core facility, so we will give him the what is needed for his safety. Matatandaan na si Bantag at Solweta ay nahaharap sa dalawang kasong murder dahil umano sa pagpatay sa mamahayag na si Percy Lapid noong October 3, 2022 at middleman na si John Villamor noong October 18. Meron na ring warrant of arrest laban sa mga ito na ipinalabas ng Muntinlupa at Las Piñas RTC. Ayon sa dalawang korte, walang bail o piyansa ang kasong murder.